lumalabas na hindi naman dapat daw talaga na ang dating presidente Emilio Aguinaldo ang nailuklok bilang unang presidente ng Pilipinas. Ang itinudapat na naitala sa kasaysayan di umano ay si Andres Bonifacio. Ayon sa mga kwento ay team rider daw di umano ni Emilio Aguinaldo si Andres Bonifacio dahil daw wala itong pinag-aralan. Ngunit ano nga ba ang totoo? Ito ay hamon sa mga historian dahil lagpas na ng isang siglo o mahigit na sa 100 taon ang nakalilipas mula nang ito ay maganap. Kaya naman, samahan niyo ako upang ating kilalanin at alamin ang kwento ni Andres Bonifacio. Bago po tayo ay magsimula, huwag pong kalimutang mag-subscribe kung nais naman po ninyo na mas malalimang pagtalakay sa mga kwento at bagay-bagay. Mag-subscribe din po sa isa ko pang channel, ang Karunungan at Impormasyon Channel. Ito po si Tinagalog. Maraming salamat po. Ang Kapanganakan at Kabataan. Ipinanganak si Andres bilang si Andres Bonifacio y de Castro ng 30 Nobyembre taong 1863. Ito ay sa Tondo, sa lungsod ng Maynila. Taliwas sa mga kwento-kwento na si Andres ay galing sa naghihikahos na uri ng pamilya o yung tinatawag nila noon na mga Indio. Si Andres ay nabibilang sa gitnang klase o uri ng pamilya na kung tawagin ngayon ay second class. Ang kanyang ina ay kalahating Espanyola. Ang kanya namang ama ay ang pinakakilalang mananahe sa kanilang lugar. Kahit pa hindi nakaabot sa mataas na antas ng pag-aaral si Andres, ay matatas naman itong magsulat at magbasa. Ito ay dahil sa kanyang ama at isang tutor. Ito ay ang nagtuturo sa kanya. Sinabi pa ng historian na si Ambit Ocampo na naging paboritong basahin ni Andres Bonifacio ang French Revolution, ang Biblia at maging ang libro ni Victor Hugo na Les Miserables. Kaya ayon sa mga historian o yung mga nag-aaral ng kasaysayan na walang katotohanan na hindi marunong magbasa o sumulat si Gat Andres Bonifacio. Ang kanyang buhay. Si Andres Bonifacio ay nagbinata at naging aktor. Ito ay si teatro noon at tinatawag nila itong Moro Moro. Ang isa sa madalas nitong gampanan ay si Bernardo Carpio. Isa itong fiksyonal na karakter na tila ay si Malakas. Marahil isa sa dahilan kaya maraming nag-aakala na si Gat Andres Bonifacio ay isang Indio ay dahil siya ay nagtatrabaho bilang isang bodeguero sa isang kumpanya na pagmamay-ari ng isang Aleman o German. Ngunit hindi bilang tagabuhat o kargador. Sa halip, ang trabaho ni Gat Andres Bonifacio ay pamahalaan ang kumpanyang ito. Ang paboritong pagkain ng ating Supreme ayon sa historian na si Milagros S. Enriquez ay ang nilitsong manok sa Zaha. Ang lutong ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbalot sa manok gamit ang dahon ng saging pati na ang sampalok. Saka naman ito ay iihawin. Ang kanyang may bahay naman na si Gregoria de Jesus ay mas bata kay Gat Andres ng 12 taon. Ang ilan pa sa mga sikat na pagkain ng panahon niya ay ang nilasing na mangga, pinaldag na bulig at ang pindang ng kalabaw. Ang buhay katipunan. Taliwas sa paniniwala ng lahat na ang katipunero ay mga Indio, katulad din ng paniniwala na si Gat Andres Bonifacio ay galing sa mahirap na pamilya, nadiskubre ng isang historian na Briton na si Jim Richardson na sa 200 mga katipunero ay iisa lamang pala ang totoong Indio o yung nanggaling sa mahirap na pamilya. Natuklasan din ni Richardson na halos 90% ng mga katipunero ay nabibilang sa mga tinatawag na white collar jobs na uri na empleyado. Na itatak sa atin na unang ihinihayag ni Gat Andres Bonifacio ang pagpunit ng sedula sa Pugad Lawit na nakilala naman sa katawagang Cry of Balintawa. Ngunit hindi yaon ang unang pagpapahayag ni Andres Bonifacio ng kagustuhan paglaya mula sa mga dayuhan. Isang taon nang nakalilipas bago pa ang sigaw ng Pugad Lawit ay unang naihayag na ni Bonifacio ang kanyang pagnanais na kumawala
sa mga dayuhan, ito ay kanyang ginawa sa isang kuweba. Na kanyang panahon sa panunukulan bilang supremo ay mayroon din silang tinatawag na zona. Katulad din ng ating mga presidente ngayon, sila rin ay may State of the Nation Address kung saan inilalahad nila ang kanilang mga nagawa at mga plano sa kanyang pamumuno. Ito ay tinatawag nilang SOCA o sa madaling salita, State of the Katipunan Address. Ang SOCA ni God Andres Bonifacio ay naganap ng 22 ng Marso ng taong 1897. Minsan na rin nagdamit na pambabae si God Andres Bonifacio. Ito ay upang makataka sa mga Kastilang humahabol sa kanya. Ibinigay nito sa kanyang kaibigan ang kanyang sandata. At taliwas sa mga inaakala na si God Andres Bonifacio ay lumalaban gamit ang bolo, si God Andres ay gumagamit ng baril bilang armas. Ayon sa mga historian at sa kanilang mga dokumento, isa sa magandang halimbawa dito ng tangkaing patayin ni God Andres si Daniel Tirona sa Convention ng Tejeros. At sa katotohanan, ang lahat ng mga matataas na opisyal ng Katipunan ay ilang beses na nabanggit sa kanilang dokumento ang paggamit ng baril bilang armas. Ang pagkasawi ng matapang na supremo. Kung napanood ninyo ang General Luna, sa kahit sa kahuli-hulihang sandali ng buhay ng presidenteng si Emilio Aguinaldo, ay itinatanggi pa rin ito ang pagkakasangkot o pag-uutos sa pagpapapatay sa General. Inamin naman ito na siya ay ang nagpapatay kay God Andres Bonifacio. Ang pag-ami ng dating presidente ay naganap ng 22 ng Marso taong 1948. Ito ay isang araw bago ang arawan ng Pangulo. Inilabas nito ang sulat na siya ay ang nag-utos upang ipapatay ang supremo kasama ang kapatid nito na si Procopio. Ang sulat na ito ay napatunayan at na-authenticate ni Teodoro Agoncillo. Ito rin ay na-publish sa kanyang libro na pinamagatang Revolt of the Masses. Nang maakusahan ng pagtataksil sa bayan ay ipinapatay si Bonifacio maging ang kapatid nitong si Procopio. Ito ay naganap ng 10 Mayo taong 1897. Ang grupo na magsasakatuparan nito ay pinangunahan ni Lazaro Macapagal. Dinala ng grupo ni Macapagal ang magkapatid sa masukal na bahagi ng Maragondon. Ayon sa unang kuwento at kaalaman na sa atin ay ipinasa, ay pinagbabaril ang magkapatid hanggang sa mapatay. Ayon sa mga bagong dokumento na nadiskubri ng mga historian, ito ay ayon mismo kay General Guillermo Magsakay. Ang isa sa mga tauhan ni Macapagal na tanging si Procopio lamang ang pinaril habang si God Andres naman ay kinitilang buhay sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtaga gamit ang isang bolo. Nang taong 1918 ay sinasabing hinukay sa Maragondon ang sinasabing labi ni Andres at ang bungunang kalansay ay nagtataglay ng tila pagkabasag. Ito ay sumusuporta naman sa sinasabi ng General na si Guillermo. Ito naman ay ang nag-iisang litratong mayroon ang supremo ng Katipunan na si God Andres Bonifacio. Ang supremo ay isa sa haligi ng ating kasarinlan. Kaya naman marapat na siya ay bigyan ng parangal. Kung hindi dahil sa magigiting na Pilipino katulad niya, ay hindi sana natin makakamtan ang pinakaasam-asam kasarinlan. At yan ang kwento ni Andres Bonifacio. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Huwag pa rin pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Huwag pa rin pong kalimutang i-add ang aking FB account na Tinagalog VIP Community para hindi mahuli sa mga susunod pang mga video. Muli po, ito si Tinagalog at sa inyo po, peace out!